Magandang araw mga idol. So ang gawin natin ngayon ay magpipitas tayo sa siling labuyo. Pero dito muna tayo sa, kasi medyo marami na yung ano natin, pitasin natin. Ay ito nga yung siling panigang ay pwede na din na mapitas mga idol. Yan yung itsura ng ano natin, ng labuyo natin pag walang hinog mga idol. So makikita natin yung kulay ng sili na wala talaga tayo makikita na kulay red. So kapag mayroon na siyang hinog, so napaka-attract na po makikita natin. So ipapakita natin na marami pong mapipitas natin. Dito po tayo sa kabila. So ganito po yung nangyayari ng ating sili mga idol kapag nakikita nyo sa ilalim yung wala na pong bunga kasi nagkakaroon ng sakit. Ito po sa itaas. So makita natin. So ngayon ay nagpitas tayo ay araw ng Huwebes kasi Biyernes bukas. So bukas tayo magkakaroon ng pag-deliver nito kaya ipipick up dito sa amin. Kaya Huwebes pa lang ng umaga kailangan na talagang magpitas tayo kasi marami yung kailangan pitasin natin. Alam nyo kasi yung sili na labuyo mga idol ay hindi po madali pitasin. So yan po sa aking likuran, yan po sa tabi. So makikita natin na mayroon pong mga hinog. So po ito po yung include sa pipitasin natin ngayon. Yan. So ibabak ko ang camera ko para makita nyo mga idol. Yan. So napakadami po yung hinog. So medyo mababa na po yung makukuha natin kaysa dati. So dati ay napakadami pong hinog nito. Kaya ilang beses na kami pumitas ng marami dito kaya medyo bumaba na ngayon. So kung makikita nyo ay kung hindi natin lalapitan. Yan po mga idol yan. So nakaraan ay nagpitas kami dito ay umabot ng 70. Or 70 kilos yung nakikita natin. So napakadami yung mga damo dyan pero mayroon pa dyan mga bunga. Yan, mayroon pa yung mga makukuha. Yan. So kapag maubos na tong mga bunga na mga inog mga idol ay namumulaklak na naman siya, kakaroon ng bulaklak ay panibagong bunga naman yan. Kaya yung medyo marami kami nagpipitas ngayon yun yung mga back uppers natin na taga pitas kaya para mas madali yung pagpitas natin kasi kapag kami lang yung magpipitas. Dati kasi mga idol, dalawa lang kami nagpitas nito at hindi namin ito makukuha sa isang araw. Kung titingnan natin ay hindi masyadong marami yung bunga. Kaya lang sa sobrang liit ay yan po ay matagal po siya pipitasin. Hindi po madali. Yan. So ayun o, yung mga bagong bulaklak. Yan ay mga sinyales ng patuloy na pagkakaroon ng bunga mga idol. Itong labuyo na to ay ang edad nito mga idol ay umabot na ng halos isang taon. Kaya medyo matagal na. Kaya kayo kapag nagtatanim kayo ng labuyo ay halimbawa umabot po ng summer, lumampas sa magandang panahon, umabot ng summer, ay kailangan hindi po natin gagalawin, hindi po natin lagyan ng mga hayop yung nataniman natin.
kasi kapag bumalik yung magandang chimpo ay talagang magkakaroon po ng muling ano siya, lilipang siya at magkakaroon ng bunga katulad nito. Ay sa panahon ng tag-init, siyempre ay bababa yung ano, yung price ng ating labuyo. Pero pagdating sa panahon na madaanan siya ng ulan, ay siyempre ay ano siya, muling mabuhay siya at dadami yung sanga niya at magkakaroon siya ng maraming bunga. Kaya habang nabubuhay yung sili, ay talagang nagkakaroon siya ng bunga. Kaya huwag nating hayaan na ipaano ng mga hayop kasi sayang naman. So, yan na po ang masasabi ko sa video na ito. At salamat sa patuloy na pag-support dito po sa ating farm. God bless po sa inyo. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe. And pakishare din ang ating video. Salamat po. God bless.